ter Nos busque fume. Te invoco, ven junto a mi monstres. Vivimos flamis, ven. Cae lo sub, árbol en consumo. Luz en tenebras, tuas monstras. En petrum, ven invoco a devorando. Anc árbol en omnes, hospitas, devora. Bago tayo magsimula. Kung kayo ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-like, mag-iwan ng komento, at higit sa lahat, mag-subscribe. At syempre, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upcoming videos at narrations natin. Tara na at simulan na natin ang kwento. Magandang gabi po, Kamisteryo. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Iza. Ikikwento ko po sana yung nangyari at yung karanasan ko noong ako ay nasa 12 anyos pa lamang po at nasa ika-anim na baitang sa elementarya. Nangyari po ito sa bahay namin. Noong mga panahon po na iyan, Kamisteryo, ay palagi na lamang po ako ang naiiwan na mag-isa sa aming bahay. Gawa po ng si Mama po kasi ay OFW sa Japan at si Papa naman po ay maagang umaalis dahil siya po ay bumabiyahe. Taxi driver po siya. Pero bago naman po siya umalis ay tinitiyak niya na meron na po akong makakain sa almusal at sa tanghalian. Meron din naman po akong kapatid, yung kuya ko. Siya naman po kasi ay pang-umaga at panghapon naman ako. Kaya talagang ako lamang po ang maiiwan sa bahay. Isang gabi po ay narinig ko na parang may pinagtatalunan ang aking mama at papa sa telepono. Pero dahil bata pa nga po at syempre alam naman natin na hindi tayo pwedeng makisawsaw nang bigla sa kung ano man ang pinag-uusapan ng mga nakakatanda, ay ipinagsawalang bahala ko na lang po yun. Kaya hindi ko po alam kung saan patungkol ang pinagtatalunan ni mama at papa. Makalipas po ang ilang mga araw ay bumisita po sa aming bahay ang aking tiyahin. At dun ko na nga po nabatid kung ano yung pinagtatalunan ni papa at ni mama sa telepono. Sa pagkakataon na ito, Kamisteryo, ay kasama ako sa pag-uusap ni tita at ni papa. At ikinalaking gulat ko iyon. Yung tipo na sana pala ay hindi na lang ako nakasama sa usapan na iyon. Dahil doon ko nalaman na pumunta pala si Papa sa Quiapo para magpahula. At ang ikinatakot ko sa mga narinig ko ay yung sinabi ng manghuhula kay Papa na may nasisense daw yung manghuhula sa aura ni Papa. At yung nasisense ng manghuhula ay aura na negatibo, maitim. At hindi mismo kay Papa nakakabit, kung hindi doon sa pinanggalingan niyang lugar, which is yung bahay namin. At yun na nga, nabasa na nga ng manghuhula na meron daw naninirahan sa bahay namin na isang itim na kaluluwa ng babae. At ang pinaka nakapagtataka doon, Kamisteryo, alam nyo ba kung saan nakatira o namamalagi itong itim na kaluluwa ng babae? Magugulat kayo at siguro
kikilabutan din kayo kung kayo yung nasa katayuan ko. Kasi itong babaeng ito ay namamalagi daw sa loob ng banyo namin. At ito daw hindi umano yung dahilan kung bakit nagkakaroon din ng mga negatibong mga pangyayari o mga negatibong vibes sa bahay namin. At malaking posibilidad raw na ito rin ang dahilan kung bakit lagi na lang nag-aaway si Mama at si Papa kahit pa magkalayo naman ang dalawang ito. Kaya naman pala, nakakaramdam kami ng parang ang bigat-bigat ng vibration sa bahay. Yung tipo na kahit sariling bahay mo naman iyon, eh parang hindi ka komportable na kumilos. At alam mo yun, kahit mag-isa ka, parang lagi ka pa rin may kasama, may katabi, o yung pakaramdam na parang may nakatingin sa'yo palagi. Kaya kapag nandun ka sa bahay namin, parang bigla ka na lang mapapasulyap sa kung saan na parang may naaninag yung gilid ng mga mata mo, na parang may nakatingin sa'yo sa dako pa roon. Kaya ayun na nga, nung narinig ko yung kwento ni Papa na yun sa tiyahin ko, ikinagulat ko po yun. Dahil nga ako lang po sa bahay mula umaga hanggang tanghali. Naisip ko po na bakit wala naman akong makikita. Pero kahit papano, yun nga, may nararamdaman. At sa kwento ni Papa, siya rin bawi niya na kalukuhan raw po yun. Pero ang tugon naman po ng aking tiyahin ay baka daw po sa pagkakagawa ng bahay. Dahil yung banyo po namin kamisteryo ay nakatapat sa hagdan na halos pagbaba mo ng hagdan ay mismong sa pintuan ng banyo agad ang makikita mo at ang bubungad sa'yo o yung sasalubong sa'yo. At ayon nga sa mga sabi-sabi o yung mga tinatawag natin na pamahiin ay masama nga raw na may nakatapat na pintuan sa hagdanan dahil malas nga daw iyon. Pero kahit nagpahula na si Papa ay parang hirap na hirap siya natanggapin at paniwalaan kung ano yung sinabi ng mga hula. Nagtataka rin na ako, bakit sasadyain mo pa ang isang manghula sa kiyapo kung hindi ka rin naman pala maniniwala sa sasabihin nito sa'yo? Di ba parang nag-ubos lang siya ng oras at ng kung magkano man ang binayad niya dito? At isa pa sa mga sinabi ni Papa ay matagal nang gawa yung bahay, eh bakit ngayon lang may mga ganun? Pero syempre, siguro ngayon pa lang namin naramdaman nung mga oras na yon. Marahil mas nakakita ng isang magandang pagkakataon kung ano man ang masamang espiritu na yon upang sirain at magdala o maglabas ng mga negatibong enerhiya sa bahay namin. Siguro naramdaman niya na masisira ang pamilyang ito, lalong-lalo na nasa malayo ang kanilang ina at pwedeng pag-awayin si Mama at Papa katulad nung mga nangyayari nung mga panahon na iyon. Dahil sa mga sinabi ng Papa ko na hindi nga raw siya naniniwala dahil siguro hindi niya rin nararamdaman dahil halos wala rin naman siya sa bahay at lagi siyang nasa kalsada para pumasada at bumiyahe. Itong tiyahin ko ay hindi na rin umalma at hindi na rin nagbigay pa ng kanyang opinion. Pero ang pinakamalakas
ang feedback o ang pinakamalakas na impact ay nasa akin. Dahil bata pa lang ako nun at ako lang mag-isa ang naiiwan sa bahay namin sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Malakas yung feedback ko sa kwento ni Papa na yun. Pero hindi ko na lang sinabi sa kanila yung feedback na nararamdaman ko. Feedback dahil kahit hindi ako nakakakita, nararamdaman ko yun eh. Pero dahil bata pa nga ako at mabilis akong malibang at maaliw sa mga kung ano-anong palabas sa TV, katulad na rin ng Hiraya Manawari, Siniskwela, at mga kung ano-ano pang mga usong palabas noon, pati na rin yung mga cartoons. So, nalilibang ako. At ganun din, ako lang din naman mag-isa sa bahay. Kontrolado ko yung oras ko. Maglalaro ako at kung ano-ano. Pero syempre, pagka oras na dapat na akong maligo dahil papasok na sa eskwelahan, syempre, sinusunod ko na yung tamang oras para sa panonood at sa paglalaro. Pero yun na, sa likod ng mga yun, ay nakakaramdam ako ng kakaiba sa paligid ko, lalo na pag nasa loob lang ng pamamahay na yun. At malakas din ang impact sa akin dahil alam mo yun kamisteryo. Yung confirmation na lang yung hinihintay ng utak mo. Confirmation na meron nga talaga nakakaiba sa pamamahay namin na yun. At nung araw na yun, dahil sa kwentuhan ni Papa at ni Tita, at dahil nandun ako at naririnig ko at kasama mismo ako sa usapan nila, ay na-confirm yung mga nararamdaman ko at nagbigay ng malaki at napakalakas na impact nun sa katauhan ko. At bilang bata pa ako ng mga oras na yon at napakabilis kong matakot, kaya simula ng mga oras na yon, kahit nanonood ako ng TV, nalilibang maglaro, o kahit may kasama pa ako na pinsan ko maglaro sa loob ng bahay, ay tila ba hindi na nun nagagawang ibaling ang aking pansin at mas nagiging kapansin-pansin sa akin yung mga nakakatakot at nakakapanindig balahibo nararanasan ko sa araw-araw sa loob ng bahay na yun. At lalong-lalo naman na nagkaroon ako ng malaking takot dun sa banyo namin. Kaya kung hindi ko naman ginagamit o kung hindi naman ako kailangan pumasok sa banyo, lagi ko na lang itong isinasara. Isang araw ay nawala na sa isip ko yung kwentong narinig ko kay Papa. At nung araw na yun ay di ko akalain kamisteryo na doon ko mararanasan ang mapanindig balahibong pangyayari. Nung ako'y maliligo na at papasok na sa banyo ay may nakita akong isang maitim na usok na parabang ulap na naunang pumasok kung saan ako paroon, at yun nga ay sa banyo. Nagulat ako at nag-isip, ano yun? Pagbukas ko ng ilaw ng banyo, wala naman. Natakot ako at di ko alam ang gagawin, kung maliligo ba ako o bibilisan ko na lang maligo o bibilisan ko na lang din kumilos, dahil naalala ko na naman yung kwento ni Papa. Sa takot ko eh
Parang ayoko na lang maligo at gusto ko na lang na magpalit ng damit, magpalit ng uniform at pumasok na lang. Yung tipong basa-basain ko na lang ng konti yung buhok ko para hindi naman halata na hindi ako naligo. Pero hindi naman ako ganun kadugyot dahil syempre mainit sa Pinas. Kaya malamang pag pinagpawisan ako, baka mangasim ako sa eskwelahan. Kaya ang ginawa ko ay naligo pa rin ako. Talagang nilakasan ko na lang yung loob ko. Hindi ako nagsara ng pintuan ng banyo. At pinilisan ko na lang yung kilos ko sa paliligo. Alam mo yung pakiramdam na nagsasyampo ka at naghihilamos ka ng mukha pero hindi ka pumipikit. Kahit magbanlaw ka, kahit mapunta yung agos ng tubig na may sabon sa mata mo, talagang hindi ako pumipikit. Dahil pakiramdam ko, once na pumikit ako, isang segundo o mga dalawang segundo, ay baka pagdilat ko ng mata ko ay may kung ano na nasa harapan ko. At saka nga pala, bago ako maligo, ay nagpatugtog ako ng radyo. Nilakasan ko. Yung tipong pakiramdam ko hindi ako nag-iisa at malakas yung tugtog. Sinasabayan ko na nga lang rin kahit yung mga kanta na hindi ko alam. Basta, ang paniniwala ko rin kasi kapag maingay, na itataboy kung anuman yung mga negatibong enerhiya o yung mga bad spirits. Kaya nga diba, yun yung kasabihan pag bagong taon, pag nagpapaputok daw ng mga kwitis o mga kung ano-anumang sari-saring paputok, yun daw yung nagtataboy ng mga masasamang espirito at mga masasamang enerhiya o yung mga bad energies na naipon sa buong taon sa bahay nyo. Tapos nga, habang naliligo, ay patingin-tingin ako sa likod, sa gilid, kung saan-saan, talagang hindi ako mapakali. At binilisan ko na lang talaga hanggang sa makatapos na nga akong maligo. At hanggang sa nakapasok na nga ako ng eskwelahan, ay tila dala-dala ko pa rin sa dibdib ko yung matinding takot na naranasan ko. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko na sinabi kahit kanino yung naranasan ko kasi alam ko naman na maaaring wala din naman kasing maniniwala sa akin o baka babaliwalain lang nila yon dahil syempre sa edad ko tumagal ng mga isa hanggang sa dalawang taon ay umuwi na rin sa wakas si mama at nagkasundo naman sila ni papa. Sa pag-uwi na yon ni mama ay napagdesisyonan nila ni papa na iparenovate na lang ang bahay namin at pinafungsyon ni mama ang design at inalam niya ang mga bawal o yung mga malas daw sa pagpapagawa ng bahay upang makaiwas na rin sa mga masasamang espiritu o mga kamalasan na maaaring maging epekto ng mga pagsuway sa mga pamahiin o mga paniniwala. Hanggang dito na lamang po ka misteryo at naway magustuhan niyo po ang kwento kong ito. Salamat po kung mapipili niyo ito. More power po sa inyo at more subscribers to come na rin po. Maraming salamat po ulit ka misteryo. Mga ka misteryo, kung kayo ay may mga karanasang pangkababalaghan, maaari ninyo itong i-share at i-email sa email ad na nasa description box sa baba at marinig ito ng mundo sa pamamagitan ng vlog na ito. Sa muli, ito ang inyong kamisteryo nagsasabing, ipikit ang mga mata, makiramdam, ang mundo ay puno ng misteryo. Gumagabi na, di ka nag-iisa sa dilim.